Hello mga kabayan! Welcome back to my YouTube channel again. It's me, Shengha Park. At for today's video ay pag-uusapan po natin yung mga nagpapahirap sa atin dito sa South Korea or sa mga OFW nandito sa Korea. So matagal-tagal ko na din pong hindi nakapag-update sa aking YouTube channel at pasensyahan nyo na po dahil ako po ay isang full-time worker or working mom. Monday to Friday po yung work ko at everyday po ay may overtime kami at pag weekend po ay inaasikaso ko po yung aking anak. So sorry po pag hindi po ako updated sa aking mga vlog. But don't you worry kasi binabasa ko naman po yung mga comment nyo. Next time gagawa ko ng video, babasahin ko yung mga comment nyo at magbibigay ako ng aking sagot. So, without further ado, let's go! So, nakaharap po talaga tayo sa sunlight para may natural lightning lang po tayo. So, unang-una mga B, yung isa sa mga nagpapahirap dito sa South Korea sa mga OFW or kahit sa mga Pinoy na nandito sa Korea is number one po is yung language. Yes. Language po talaga yung number one ang papahirap sa atin dito. Unang-una, dahil yung mga Koreans po, is hindi po sila nag-i-English para sa atin. Tayo po ang mga foreigner, tayo po ang mag-a-adjust sa lingwahe po nila. Kahit may mga Koreans na marunong mag-English, is majority po nila yung pagsasalita ng Korean, lalo-lalo na kung kayo po ay nag-work dito sa Korea. So, kung ikaw po ay medyo bago pa lang dito sa South Korea, mga di, alam naman natin na mahirap para sa atin na umintindi sa mga lingwahe nila. Kung kayo po ay nandito na, continuous lang po yung pag-aral nyo sa Korean language. Kung may mga bagong words man kayo na naririnig, much better na i-take note nyo po siya para hindi nyo po malimutan. At kung nandyan pa kayo sa Pinas, mag-aral po kayo ng mabuti dahil yan po yung number one na alas nyo po pag pupunta po kayo dito sa South Korea. Nung unang vlog ko, diba, sabi ko na yung lingwahe dito is parang okay lang kahit hindi ka fluent. Ganun. Yes, pwede siya. Pero minsan kasi pag lalo na pag wala kang kasamang Pinay or Pinoy sa isang company, katulad ko, naranasan ko pong mag-work sa isang company na wala po talagang Pinay, mga B, at that time, bago lang po talaga ako nag-work dito sa Korea. Mga 1 month pa lang ako nag-work. Imagine, 1 month pa lang ako nag-work, mga B, tapos nasalang agad ako sa isang company na puro foreigner lang din. At yung mga foreigner dito, mga B, hindi po sila nag-English. Kahit sila ay Vietnam, Chinese, ganun, hindi po. Ang gamit po nila ay Korean. So, yung major ng language dito, mga B, is Korean language. So, nung nasalang ako doon, mga B, napakahirap para sa akin kasi pag-uutosan ako, B, kung without action na pagturo sa akin, mga B, sobrang nahihirapan ako. Nakasurvive naman ako doon, mga B. Sa awa ni Lord, nakasurvive ako ng isang buwan. Sad to say, isang buwan lang talaga, mga B. Pero, ang nagustuhan ko doon, yung mga bagong words na naririnig ko sa mga nakakausap ko dun, mga B, as in nilalagay ko siya sa utak ko, tapos minsan tinitake note ko siya, sinesearch ko siya kung ano yung meaning ng mga sinasabi nila. Hanggang sa tumagal, mga B, na tutunan ko din yung Korean language. At ito, i-share ko lang. Sa company namin ngayon is marami pa taga kaming Pinay. Pero yung mga Pinay namin ngayon, mga B, magagaling po talaga mag-Korean kasi yung iba citizenship na, yung iba matagal na dito sa Korea, at ako din kahit bulol-bulol yung pag-Korean language, pagsasalita ako, mga B, is nakakaintindi ako. Tapos ito pa, yung boss namin, mga B, yung engineer namin, yung malaking may malaking position sa company, siya yung nag basta siya yung isa siya sa malaking ano, may malaking position. Sa may workers kasi na bago sa company namin, mga B, at
sad to say, hindi, kahit magaling siya sa work, mga B, as in, nasasayangan kami sa kanya, Vietnam siya. Sobrang galing niya sa work, as in, ano siya, yung initiative, hindi mo na kailangan utusan, hindi mo na kailangan sabihan kung anong gagawin niya. But sad to say, mga B, hindi po siya magaling magsalita ng Korean, at hindi po siya nakakaintindi. So, nung pag-meeting ng mga leader po, sinabihan na po yung mga leader namin na hindi na po na-allowed sa aming company yung hindi nakakaintindi ng Korean. Dahil one time, tinanong po siya ng boss namin na may tinanong, pero iba yung sagot niya. So, of course, kung ganun, lalo na kung itatanong yung mga numbers, tapos hindi mo alam, importante kasi yun, mga B. So, yun po, pinaalis po siya, at pinalitan po siya. Pina yung napalit sa kanya, pero magaling din sa Korean language, mga B. So, sad to say, kaya kayo, kung mga aspiring pa kayo, mag-aral po kayo. Kung bago pa lang din po kayo dito sa Korea, mag-aral din po kayo. Dahil isa po yan sa alas natin dito sa Korea. So, number two na nagpapahirap din sa ating mga kabayan dito sa South Korea, of course, is ang Korean culture. Yes, that's true. Kasi yung kulturang Pinoy at kulturang Korean is sobrang malaking kaibahan. At dahil nga tayo po ay isang dayuhan dito sa South Korea, ay tayo po ay mag-a-adjust na naman para sa kanila. Yes, kailangan po natin yung gawin, mga B, dahil dito po tayo kumukuha ng source of income at nagtatrabaho tayo dito para may maipadala at masuporta natin sa pamilya natin na nasa Pinas. Kaya, malaki kasi yung difference talaga ng kulturang Pinoy at kulturang Korean, mga B. So, kung may mga workmate ka, or syempre boss natin is Korean, is i-embrace na lang natin. Embrace at intindihin yung kultura nila, sundin natin. Dahil nga po, tayo po ay isang dayuhan dito sa South Korea. So, magpasalamat pa rin tayo sa Korea dahil nandito tayo nag-work at nabigyan tayo ng opportunity na makahelp sa at makasuporta sa ating mga pamilya na nasa Pinas, mga D. So, yun lang muna ang ibibigay ko na mga nagpapahirap, major na nagpapahirap sa ating mga Pinoy dito sa South Korea. And sa next po na video ko is babasahin ko po yung mga comment nyo sa aking YouTube channel at babasahin ko at sasagutin ko yung mga katanungan nyo. Dahil kung isahin ko gagawa ng video, mga B, wala po talaga akong time for that. Sorry, dahil as what I said, working mom po ako, full-time mom, blah, blah, blah. So, wala po talaga akong time na isa-isahin ko po yung mga tanong nyo po. So, that's it for today's video. Sana may natutunan po kayo sa aking video for today. At kung may mga katanungan pa kayo, mga B, please don't hesitate to comment. Dahil ako naman po ay much willing to binabasa ko naman siya, mga B. Kaso hindi ko po talaga siya ma-replyan lahat-lahat dahil nga po sa time ko, mga B. So, that's it for today's video. Please don't forget to like and of course subscribe to my YouTube channel, mga B. Wala po yung bayad, mga B. Subscribe nyo lang po.